What's up, guys? Welcome back to my channel, GabTTV. And for those people that who have already subscribed to my channel, thank you very much. And we have reached the 1,000 subscribers milestone. Thank you very much sa lahat po na subscribe. Simula pa lamang po ito, and sana dumami pa tayo. Alright, so today is another episode for our top 10. Sa panahon ngayon, halos siguro 5% na lamang sa populasyon ang walang access sa internet. Kahit nasa gubat ka man or nasa bundok, yung mga katutubo natin, meron na rin po silang mga social media account, especially Facebook. So for today's topic, ang gagawin natin is iisa-isahin natin ang mga klase ng mga netizens na nakakasalamuhan natin sa pang-araw-araw na buhay natin sa virtual na mundo. May mga nakakatuwa, may mga nakaka-elibs, meron din naman mga minsan nakakaasar na rin. Pero wala tayong magagawa kasi syempre friends natin si Larka, kasama sila sa circle of friends natin. So tingnan natin kung saan kayo napapabilang dito, or ang mga tropa nyo, or kapamilya nyo. Mapa-Facebook man, Instagram, YouTube, Twitter, lahat ang klase ng social media platform. Again, ito po ang 10 uri ng netizens. So, unang-una sa ating listahan ay ang sikat na pangkat ng mga matatapang na tao, matitikas sa tao sa internet. Kilala sila bilang The Keyboard Warriors. Itong mga klaseng tao na to eh, ginawa na yatang hobby ang pakikipag-away sa internet. Minsan may sense, minsan may OA. Ang importante lang sa kanila ay laging may argumento. Doon sila natutuwa. Doon natitrill sila. Kumbaga, pag meron silang kasagutan or pag may kinokontra sila, yan ang ano, ang mga keyboard warriors. Gigil na gigil lagi yan. Sumagot sa mga komento, sa mga post. Sila yung mga tipong walang pag-aalinlangan na ilahad ang saloobi nila. Regardless kung may matamaan, ng kapamilya o kaibigan, wala silang pakialam. Walang pagdadalawang isip pag may nakita silang mali or like taliwas sa kanilang paniniwala. Hindi nila mapipigilan ang sarili nila na sumabat sa usapan or mag-comment or mag-post. May mang babash, mang tutrol, lahat na yata ng katapangan nakuha na nila sa internet. Meron ba dyan mga nagahamon? Mag-ita tayo sa ganito, mag-ita tayo sa ganyan. Ang tapang mo, dito ka sa amin, dito ka sa lugar namin. Yan. Tagasangka, pupuntahan kita. Yan, ganyan sila. Ang tatapang talaga nila. Hindi ka naman sa nila lahat, pero karamihan sa mga keyboard warriors, eh, hindi marunong tumingin sa ibang anggulo ng istorya. Kung ano lang kagad ang mapanood nila, or kung ano yung sa tingin nilang tama, doon lang yung side nila. So, payo ko sa mga keyboard warriors, medyo hinay-hinay lang din tayo mga dre. Kasi baka machambahan tayo, baka makachamba kayo ng isang tao, makasagutan nyo na talagang may connection, or talagang patulang kayo, hanapin kayo talaga. May connection sila, may kakayahan silang gilapin ka. Hindi natin, hindi mapagpapalit ng katapangan nyo sa internet yung buhay nyo. Okay, so dapat hinay-hinay lang tayo pagdating sa internet. Kasi di natin alam eh. At saka lalo ngayon, especially ngayon, meron tayong cybercrime law. Alright, so dahan-dahan sa pagbabash, ganyan-ganyan. Kasi alam naman natin, marami nang nahuhuli dyan. So ingat lang guys. So next sa ating listahan, ito yung mga taong hindi mo basta-basta matatalo sa usapan. Critical sila mag-isip. Laging may logic. Hindi sila basta-basta sumasabat hanggat kulang ang bala nila. Ang ikalawa sa ating listahan, tinatawag natin silang The Analytical. Kabaligtaran ng mga keyboard warriors, hindi basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin ang mga analyticals. Sinisigurado nila sa bawat iko-comment nila or ipopost nila, eh may backup na sila kagad na pangsagot kung just in case may kumontra sa kanila. So, kumbaga sa chess, eh 3 steps ahead sila lagi sa mga pag nag-post sila. Sila yung mga tipong hindi basta-basta nadadali ng fake news. Kasi mahilig silang tumingin sa source, sa pinanggalingan ng balita. Kahit minsan ang nanggaling na yung balita sa malalaking media company, hindi pa rin sila basta-basta, titingin pa rin sila sa iba just to make sure na credible kung ano man ang sasabihin nila. Mahirap makipagtalo sa mga analytical dahil aside sa mga matatalino sila, magaling din sila maglaro ng usapan. Kumbaga magaling sila magmanipula. Kaya kung sa tingin mo, analytical ang nagiging kasagutan mo sa isang usapan or sa isang trend, ako isip-isip din.
ingat ka dahil mahirap, dahil at the end of the day, babalik din sa iyo lahat ang sinabi mo at pwedeng mapahiya ka. Especially pag nasa comment section kayo nakikipagsagutan. Ikatatlo sa ating listahan ay ang mga taong hook na sa social media na lahat na lang pinaniniwalaan to the point na kahit fake news, kahit ano, kahit saan ang galing, basta pag nakita nila, oh, ganyan, antin din ang paniniwala nila sa social media. Sila ang tinatawag nating the puppets. Sunod sa agos, kumbaga, ang mga taong ito. Mahilig silang mag-react sa mga bagay-bagay at sa kasamaang palad, minsan kahit fake news, yun, napapaniwala sila. Ang masama pa niyan, ito masama, isi-share pa nila yan. Ngayon, pag sinare nila, yung mga katulad nilang puppets, magko-comment din, mag-uusap-usap na sila sa comment section. Yan. So, ending yan, andun, isang grupo na sila ng mga naniniwala, dumadami sila. Kumbaga, yung influensya nila as napakarami nilang puppets, para sa ibang tao, nagiging totoo na. Kaso, ito matindi. Pag may napadaan na isang matapang sa internet, katulad ng mga keyboard warriors, or just in case analyticals, pag nag-comment sila sa comment mo, or sa post mo, nako, nakakahiya po. Kasi, ang mga keyboard warriors, pag tingin nilang tama, or sure silang tama, ilalabang kagad din yan. Talagang walang, katulad na sinabi ko kanina, di ba, hindi sila nahihiya, wala silang pakialam, sasabihin nila, ay, fake news yan, di ba, nakakahiya, nakakahiya makomenta ng ganun. Or, pag dumaan yung analytical, at sabihin na magbigay ng source, mag-paste ng source, hindi po ganyan, ito po yung totoo. Ako, ayun na naman, nakakahiya. So, yan, ingat po tayo, ingat po ang mga puppets, kasi, alam natin, maraming mga bagay-bagay sa internet talaga napaka-interesado. Talagang, kumbaga parang buhubuhay sa dugo natin pag nakita natin yung post. So, huwag pabugso-bugso ang paniniwala natin. Lagi po nating isipin at mag-effortan ang masigasig na pagre-research kung tama ba ang mga nakikita natin sa internet. Sabi ko nga lagi kong sinasabi, kumbaga basic rule is pag may nakita kang isang post at sa tingin mo sobrang tindi ng balita na yun, tingnan nyo laging source. Ako, basic prinsipyo ko na lang dito pag nakita ko yung source at di ko kilala yung pangalan ng source, like kung anong website yan or kung anong channel yan, hindi ako basta-basta maniniwala. Pero kung galing yun sa mga malalaking networks, yun, or mga malalaking periodiko, din yun. Pwede natin pagbasihan yun or pwede natin gaming reference. Number 4, meron tayo mga kaibigan, friends online na bihirang-bihira lang natin nakikita. Bihirang-bihira lang natin nararamdaman. Pero pag nakita naman tayo personal, pag nakita nyo naman sila personal, updated pa rin sila. Alam nyo kung bakit? Sila ang tinatawag na The Ninjas. Nandyan sila pero hindi natin sila masyado nararamdaman. Alam nyo bakit? Kasi sinasadya nilang magtago sa Messenger, sa Facebook. Minsan naka-offline yan. Naka-offline. Pero sa totoo lang, nagbabasa talaga ng mga timeline yan. Or minsan, pag nag-chat ka, hindi niya isisin kagad yan. Ano niya lang yan. Titignan niya lang yan. Mag-offline siya, tapos titignan niya yung chat. Okay, so kung gusto niya lang mag-reply, then dun lang. As much as possible, these people, they do not have time to comment or to post something on the internet. Hindi sila yung mapapost, hindi sila yung makakomment. Wala silang pakialam. Kumbaga parang yung social media sa kanila ay parang isang importanteng platform lang para makipag-communicate. Sila ang natawag natin The Ninjas. Pero again guys, tandaan nyo ha, nandyan lang sila. So kung may kailangan kayo, kung sa tingin nyo yung kaibigan nyo isang ninja, PM nyo lang yan. Sasagot din yan. Nandyan lang sila. Number 5, itong susunod nating individual yung mga taong ayaw sa mga negatibo. Ayaw sa negatibong comments, ayaw sa negatibong post, ayaw nila ng negatibo sa mundo. Sila ang tinatawag na The Hate Haters. Yan. Sila yung mga tipo ng tao na yung pananaw napakarami ng problema sa mundo. So, hindi ko nadadagdagan pa. Kumbaga, para sa kanila, ang social media is something na makakapagpasaya na lang sa kanila. Kumbaga, kung gusto nila mag-relax, gusto nila nakikita, mga masaya lang. Mga nakakatawa, mga memes, mga funny stuff. Yan. Kumbaga, yun ang silbi ng social media sa kanila. So, what they post normally is all about positivity and optimistic posts. Or yung mga nakaka-inspire. So what they tend to do, galit sila sa mga haters, galit sila sa mga mabubunganga.
normally hate na hate nila yung mga keyboard warriors, sa totoo lang. So what they tend to do is they unfollow these people. Kung may mga friends sila, tinatanggal nila. Hindi na nila ina-unfriend kasi negative na naman yung pag ina-unfriend eh. So ina-unfollow na nila. So they will have a way not to see those posts from the keyboard warriors. Diba? So yan. Sila, nothing is wrong. Wala namang masama sa grupo nila. Talagang ayaw lang talaga nila ng toxic kasi siguro tingin nila sa totoong buhay eh toxic. Sa virtual na mundo ayaw nila na maging ganun. Gusto lang relax. So normally ako minsan nagiging ganyan ako kaya ako sa totoo lang enjoy na enjoy ako. If I wanna relax I tend to watch TikTok na lang. TikTok videos. Hindi ako naging TikTok pero bitingin ako sa TikTok. Natutuwa lang. Number 6. Ito matindi. Panigurado meron kayo sa friend list nyo kahit isa o dalawa or tatlo na talagang napakatindi ng karisma. Pag sinabing karisma, hindi lang necessarily na pogi or maganda. Yung tipong pag nakita niyo yung post niya, talagang mapapaano kayo, mapapatingin kayo or mapapabasa kayo. Lagi siyang may sense, kumbaga, influencer ang datingan. Ito yung tinatawag natin sa grupong ito ay The Famous. Kadalasan, kung hindi marami ang friends nila online na maabot sa libo-libo, marami silang followers. Madalas din na pag may nare-recommenda sila sa mga post nila, mga tao madalas na papaniwala or nahihikayat. Like for example, sa pagkain or sa mga restaurants, kung anong puntahan nila, parang lahat ng tao uy, gusto ko rin pumunta dyan. Kung anong kainin nila, uy, matik man nga yan. So, yun. Sila yung mga taong famous. Maganda maging isang influencer, mahirap ma-attain yung ganong status na ikaw ay isang influencer or maraming nakikinig sa'yo or maraming bumabasa ng post mo. Pero, since ikaw, pag ikaw ay nabibilang na or ang status mo isang influencer na, always remember na dapat gagamitin natin ang ating status sa magandang layunin. Okay? Hindi natin gagamitin ang pagiging influencer natin sa mga masasamang hangarin. Like yung mga fake news, hindi yan yung mga nagpapakala dyan. So, huwag natin gamitin ang pagiging influencer at pagiging famous natin para magkalat ng fake news. Katulad na lamang ni Mo. Okay, number 7. Ito naman yung mga kaibigan nating sige, diretsahan na lang. Sila yung mga tinatawag nating the burglars. Sila yung mga mahilig na magnakaw or kumuha ng post ng iba, pictures ng iba, and then ipopost nila sa sarili nila lang wall. Okay lang sana kung i-share. Okay lang sana kung i-share, pero ang gagawin nila is they will upload it or they will download it, they will save it, and then re-upload it. So parang lalabas sila ang original poster. Marami ako nakikita ng ganyan. Especially nowadays when it comes to pictures, mga ganyan. Yan, sa internet, sila yung tipong hindi marunong mag-acknowledge, hindi marunong mag-credit ng original owner ng copyright material. Tapos, marami ka rin makikita ng ganyan sa mga sikat na post. Like, di ba, pag mahaba yung mga thread, ang gagawin nila is mag-comment sila ng irrelevant stuff. Like yung mga jokes, yung mga quotes, mga ganyan, mga bagay-bagay doon nila ipopost na hindi naman galing sa kanila. Masakit pa niyan, irrelevant pa, di ba? So, what's the purpose, what's the point of doing that para lang makagain ng likes, di ba? Pwede mo naman ipost sa sarili man, pero yung iba kasi pinopost pa sa mga comment section ng isang sikat na post. Di ba? So, magkakaroon sila ng likes, pero what are the actual things na makukuha mo pag may nag-like sila sa isang post mo na hindi naman talaga sa'yo? Diba? So, that's totally useless. Alright, so, kumbaga, the thief ang datingan. Alright, number 8. Kung may mas i-extreme pa sa keyboard warriors, eto na siguro ang grupong to. Ang grupong to ay tinatawag na the dummies. Mga dummies. Alright, siguro hindi nyo narinig nyo na yung terminology dummy account. Okay, so sinama ko sila. Sinama ko sila sa listahan. Alam nyo ang bakit. Itong mga dummy account na to, kinokontrol din ng mga totoong tao. So, parte pa rin sila ng social media. Nakakasalamuha natin sila sa virtual na mundo
ang masakit lamang nito eh itong mga taong to eh hindi nila totoong identity. Gumagawa sila ng mga troll account, gumagawa sila ng mga fake account para maihayag ang gusto nilang sabihin. Alright, so matatapang din 'tong mga 'to kasi alam nila sa sarili lang hindi sila makikilala. So matapang sila makipag-argumento, matapang sila mag-troll, matapang sila mag-bash, matapang sila manloko. Mag-ingat po tayo kasi ang mga dummies na 'to eh the reason why they did this kind of account is probably they are up to something. Alright, so pwedeng ang gusto nila ay makapanloko or pwedeng mga pang-scam, madalas scam. Yan. So ingat po tayo. Itong mga karakter na to sa social media, talaga napaka-delikado. So payo ko lang. So just in case na may makasalamuha kayong ganito or may makita kayong fake account na ninyo, right? May dummy account kayo or may makita kayong dummy account na ibang tao, at sa tingin nyo talagang totoong hindi lehitimo, you will always have the way to report it to the admin. So, i-report nyo na sila. So, malaking tulong yun sa community. So, what I normally do to determine if an account is actually a dummy account, aside from going to their profile, kasi madalas naka-hide yung profile. Pero, there's one information that you could actually get when you go to their profile, even though it's private, you can see kung kailan nagsimula yung account na yun. So, been part of Twitter since ganyan, been part of Facebook since ganyan. Pag nakita nyo, medyo bago-bago lang, like 3 days old pa lang yung account, yan. Or dalawa pa lang yung friends, ayan. Possible, malaki ang chance. Hindi kasi nasabing dummy account agad yan, pero malaki ang chance that you are actually looking on a dummy account. Number 9 sa ating listahan. Ito yung mga marami kayong kakilalang ganito for sure. Marami talaga. Tawagin na natin kagad sila. Sila ang grupong GGSS. Yan. Yung mga gwapong-gwapo sa sarili at gandang-ganda sa sarili. Okay, guys. Okay lang naman na mag-selfie tayo. Like, minsan, once a day or twice a day. Pero iba kasi, umaga, hapon, tanghali, gabi, lahat, puro selfie nila. Lahat silang ginawa mag-selfie, iba't ibang pa-cute, lahat, tout lips, yun lahat. Ang dami-dami pwedeng ipost sa mundo, ang dami-dami magandang bagay, ang dami-dami nakakatawa, ang dami-dami. Pero may iba talaga tayo mga friends na wala nang ginawa kundi ipost ang sarili nila. Pero, syempre, wala naman tayong pakialam doon or wala naman tayong pwedeng sabihin sa kanila kasi timeline nila yun. Timeline nila yan. So, I'm just saying na meron talaga tayong mga friends na ganun. Which is, para sa akin, minsan, nakaka-umay din, di ba? Nakaka-umay. Minsan, naisip ko na umay ba sila sa sarili nila? Di ba? Ito pa, matindi yan. Dito sa mga taong to, mahilig din sila mag-post ng mga posting nila na stolen. For example, matutulog na. Nakapikit na. Night, guys. Yan, tapos biglang yan, yung trip ng mga yan eh. Last trip yung mga yan. Minsan pag may problema, nakaganyan. Pero yung isang kami nakaganon. Yan. Tripper. Diba? Kung ganun, mag-artista na lang po kayo. Or mag-model na lang kayo. Yan, ta nag-model kayo, walang katapos ang picture. Ito pang huli sa at panguli sa ating listahan, ito isa sa mga favorite ko, sa mga kaibigan ko. Nothing's wrong with them, but sila yung tipong mga taong alam halos lahat ng bagay. Sila ang tinatawag kong the instant geniuses. Yan. Lahat ng bagay alam nila. Mapaibang bansa, mapakalikasan, alam nila yan. Basta kung ano yung trending na balita or event, social event, laging alam nila yan. Pag nag-post sila online, laging well-composed, laging well-researched. Talaga mapapaniwala ka sa kanila na, galing. They even use technical terms. Yan, minsan jargons. Diba? So, I'm not sure. I'm not trying to generalize. Pero most of them, they're doing it
to inform, some of them, they're doing it to impress people as well. So, regardless, the thing is, para sa akin, pag ganung klaseng tao ka, okay na rin kasi at least you're making sure na everything na sinasabi mo eh may sense. May sense, di ba? Sila yung mga graduate ng Bachelor of Science major in everything. Minsan vulcanology sila, next week virologist na, tapos next week economist na. So lahat ng missed, lahat ng klase ng trabaho, lahat ng klase ng pagiging professional na makukuha nila. Diba? Nakakamangha kasi sa saglit na panahon, ang bilis nila nakapag-research. So yun. So yun guys, yun ang top listahan natin sa mga klase ng mga netizens na nakikita natin sa online world. So ang tanong, ikaw, saan ka nabibilang? So bago matapos ang video, isang malaking payo para sa lahat. Okay? So ang social media napakalaking tulong sa mundo. Napakalaking instrumento, napakalaking avenue sa lahat para makakonect tayo sa iba't ibang tao. Use it wisely. Be responsible sa lahat ng mga posts. Sabi nga nila eh, think before you click, think before you react. Okay, again guys, thank you very much for watching the video. Again, this is Gabe, and thank you sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, and balik lang kayo dito sa channel natin, GabDTV. Rock and roll!